So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, itatakal ko sa inyo o i-share ko sa inyo yung yeast infection experience ko at paano ko ba siya ginamot, sinelf-medicate. So disclaimer lang guys ha, I'm nowhere na OB, hindi ako OB. I am no way expert sa mga ganitong sakit. It's just that this one works for me and katawan ko naman to, feeling ko okay lang naman yung mga ginamit ko sa akin, kaya hindi muna ako nagpa-consult. Kasi siguro kung magko-consult ako, pag hindi na gumana sa akin yung mga self-medication ko, tsaka ako ilalapit siya sa OB. Pero kung concern ka, at tsaka siguro kung may mga ibang sakit ka down there at na-experience mo yung ganito, mas okay na mag-consult ka na sa OB mo para mas maresetahan ka nung tamang gamot for you to use. Pero kasi in my case, wala naman akong sakit yung mga parang picos, ganun. Sorry if may ma-open or nakaka-offend, hindi ko alam, basta yun lang naman, wala akong ganun. Kaya hindi na ako kaya hindi mo na ako agad nagdedirekta sa OB. Pero kung ikaw is mayroon kang ganun, go consult your OB first. So, yun. Oo, nag-self-medicate lang ako guys. Though, I am pregnant, pero hindi ko na kasi talaga ginusto na magpatingin pa sa OB. Kasi, kumbaga, pagka nag-OB ako, reresetahan lang ako ng antibiotic, and kung anong-anong gamot at saka ipapahid in yung private area down there. So ito self-medicate lang to. So alam ko madami magre-react sa inyo. Bakit hindi ka nagpa-OB? Bakit ganito? Bakit ganyan? It's just that it's my preference para makaiwas ako dun sa mga antibiotic. Kasi nga may baby ako, so concerned ko din yung baby na nasa tiyan ko. Kasi nag-take na ako ng antibiotic last time dahil nagkasipon nga ako, diba? Nandun din naman sa vlog ko na nagkasipon ako and all. So, nag-antibiotic na ako nun. Pag sinabay ko pa itong sa down there ko, baka magsobra-sobra na ako sa antibiotic and maapektuhan na yung baby sa tummy ko. So, first, ano nga ba yung yeast infection? Yung yeast infection, yun yung makate yung down there. May makate sa loob nyo na hindi nyo na siya. Actually, hindi lang naman ito yung symptoms ng yeast infection, no? Yung mga symptoms is pwedeng may, yung discharge mo, iba na. Ang normal discharge kasi ng babae is parang transparent, clear, white na parang medyo sticky, yung mga ganun, parang paste. Pero clear ha, yung malagkit siya ganun. Ang hindi normal na discharge ng babae is yung medyo brownish, greenish, tapos may parang cottage cheese na siya. Yung talagang white na tawag nito. Alam niyo yung mga cheese na parang dinudurog, durog-durog na cheese na puti, parang ganun na yung discharge nyo. So yun, isang sign na yun na may yeast infection ka. Then, yung next naman na pwedeng sign is yung pangangate down there. Sobrang itchy niya talaga, as in yung feeling na, oo, normal lang na natin na nangangate siya. Pero, ang hindi normal is yung pangangate na halos di ka na makagalaw, di ka na makatulog, and all. Yung pangangate na yun, guys, as in yung pangangating hindi mo mapigilan na, hindi na siya, anong tawag nito? Uncontrollable na siya. Kaya you will really feel the need of washing it, nasabunin to, parang kamutin, yung mga ganong feeling. Tapos, another thing pa is pag nag-CR ka, dahil nga may irritation na, may pangangati na sa down there na hindi mo na makontrol, may burning sensation pag umiihi ka na. As in, parang merong, medyo mahapde, may ganon, or medyo mainit, ganon. Ganun yung feeling. So, i-share ko na sa inyo guys yung product na ginamit ko to self-medicate my yeast infection. Kasi ako talaga, I am 100% positive na yeast infection to. Hindi to anything na hindi to something na mas malala pa doon. Kasi, na-experience ko na siya before. Ang before naman, ang nangyari sa akin, walang irritation and all, pero sobrang may foul smell. As in, yung about naman sa foul smell na yun, guys, itatahal ko na lang siya next dito sa video na to. So, after netong video na to, mag-film ulit ako about doon. Pero yung part na yun, hindi pa ako pregnant. So, eto, yung mga products na ginagamit ko dito is, I am 100% positive na pregnant safe kahit nag-self-medicate lang ako. Kasi ngayon, like what I said, iniwasan ko na yung mga antibiotics and kung ano-anong iinomin na gamot para din sa baby ko. So, yung unang product, guys, na ginamit ko, na yung feeling ko talagang I have to, parang gusto ko na nga din talaga pumunta ng OB. Kaso, nung nagpa-check up kami, inantay ko muna kung ano yung gagawin sa ubo ko and sa sipon ko, kung ano yung irereseta sa akin. Pag nireseta, sabi ko sa sarili ko, pag niresetahan ako ng antibiotic, hindi ko sasabihin yung about sa pangangate ng ko. Then, yun. Niresetahan nga ako ng OB ko ng antibiotic. So ako, nag-isip na lang ako ng self-medicate, nagbasa-basa ako sa online, nag-research,
And while researching, nakita ko naman na mga sinasuggest nila is mild soap. So since ako, pregnant ako, sip ako ng ano ba yung mild soap na tingin ko hindi makaka-apekto sa baby. Which is, I come up with this product na talagang alam ko naman and positive naman ako na safe siya sa baby kasi ito yung ginagamit din to ng mga baby. Etong Johnson's Baby Soap, ito plain white lang to guys ha, as in plain white lang. Kaya ito naman yung unang napili ko kasi unang-una, ito naman talaga yung safe na inano nire-recommend para gamitin sa buhok ng pregnant women. Kasi diba, while you're pregnant, yung mga ginagamit mo sa katawan mo is safe sa baby, gentle, mild, ganun na mga sabon. Ito agad yung pumasok sa utak ko. Then, nagpabili na ako nito. Pero ito guys, hindi ako lagi or hindi ako every week nagsasabon using this one. Actually, siguro sa, kunyari, example, sa isang araw, 10 times ako na wiwi, mga 5 times ako magsasabon lang gamit ito. And hindi ko siya kinukuskus mismo dun sa aking... Ang ginagawa ko is pinapabula ko lang siya sa kamay ko. Then, tsaka ko lang siya huhugasan with this soap. Yung bula lang. Kasi ayoko na makadagdag ng irritation. Kasi nga, irritated na yung down there mo. Then, pag kinuskus ko pa siya, feeling ko, baka mas mai-irritate ko pa siya lalo. So, yun. Another product na tinake ko, eto sinerch ko din to guys ha, kung healthy ba siya or okay ba siya sa pregnant women, is yung Yakult. Kasi, di ba, yung down there natin, may dalawang bacteria na nandyan. Nakalimutan ko yung isang pangalan ng isang bacteria, pero yung isang bacteria na nandyan is Lactobacillus. Kumbaga, kaya ka nagkakaroon ng yeast infection kasi yung isang bacteria na nandyan sa down there mo, tinatalo niya yung Lactobacilli or Lactobacillus, ganun ba yun? Which is the good bacteria. Tinatalo ng bad bacteria. So, kumbaga, mas madami na yung bad bacteria na nandyan kaysa dun sa good bacteria. So, yun, while searching, wala akong nabasa na gano'n na nire-recommend nila yung Yakult. Pero kasi, di ba nabasa ko nga yung Lactobacillus? Yun yung nagpaano sa akin na bumili ako ng Yakult at mag-take ako nun. Ginawa ko, bumili ako ng 2 pack nung Yakult as in yung isang gano'n ha, yung isang sachet na 5 ata yun or 6 na peraso. Tapos yun, twice a day or 3 times a day ako umiinom nun yung Yakult. So yun, after 3 days of taking Yakult, then washing my private area with this soap, humilom na siya, gano'n. Pakunti-kunti na hindi na yung kagaya dati na habang natutulog ako, maiirita yung ano, mangati siya, ganun. So, nung naglilo na siya, nag-stop na ako mag-take ng Yakult. As in, tinigil ko na yung 2 sachet, yun lang yung inubos ko sa Yakult. And nakapagpalilo naman na siya, which is good. Then, yun, continuous na lang ako with this soap. Ang tagal ko ding nag-suffer, guys, dun sa yeast infection na yun. Ha? Siguro mga 37 weeks or 36 weeks pa lang ako, nagkangati na siya talaga down there. Na hindi ko pinapansin, akala ko kung ano lang, akala ko normal lang. Kasi mga anak na ako, malapit na ako mga anak. So yun nga, nung nagstay na ako dito sa bahay ng lola ko, parang lumala na siya talaga, hindi ko nahaya kasi hindi na nga ako nakakatulog. Doon ako nag-take netong mga to. And yun, take note, after 3 days, hindi ako nag-consult sa OB and all, self-medicate lang. Naging okay naman siya, ngayon hindi na ako nangangate. Pang ano na to? Magwa 1 week pa lang, as in wala pang 1 week, kasi sa Sabado pa lang ako magwa 1 week. Kasi nung last Saturday pa lang ako bumili neto, at saka nung Yakult. So, sa Sabado, dun pa lang ako magwa 1 week ng self-medicate netong yeast ko. Pero ngayon, it's Thursday, okay na siya, as in nag-heal na siya, wala na akong irritation. Meron na lang yung siguro yung normal na pangangate, kasi normal naman sa na natin na minsan may pangangate siya. Pero hindi na siya yung kagaya dati na talagang, maiirita ka, you feel the need to scratch it, you feel the need na umihi para lang mahugasan siya. Yung mga ganong feeling, ngayon wala na talaga. As in, and tsaka nakakatulog na ako ng mahimbing. Pero yun nga, inaalagaan ko pa rin siya with this soap. So, yun lang naman yung ginamit ko to self-medicate my yeast. Pero sabi nila, when you're pregnant, prone ka naman talaga sa mga ganong infection. Dahil nga nag-iibra yung ano, hormonal balance mo. Hormone balance, ano bang tawag doon? Nakalimutan ko na. Basta ganon, nag-iiba na yung mga ano mo dyan sa katawan mo. Which causes UTI, yeast infection, and all. So, ano nga ba yung mga dapat mong iwasan para hindi ka maging prone sa ganitong infection? Though, hindi naman siya nakaka-apekto sa baby mo, pero syempre, sa pagtulog mo, sa katawan mo, sa everyday work mo, makaka-apekto talaga siya kasi nga, maiirita ka talaga. So, first thing na iiwasan mo is gumamit ka ng mga feminine wash na scented, yung as in sobrang tapang ng amoy. Kasi to be honest, guys, normal lang naman talaga sa
na natin na may amoy. Pero not to the point na yung amoy is foul smell na yung fishy, malansa, yung talagang nakaka-bothersome na yung amoy, yun. May ano na yun, hindi na yun normal. At saka yung na kasi natin guys, may ano yan eh, parang self-cleaning. So, hindi mo talaga kailangan siyang pabanguhin and all. At saka pagka iwa-wash mo siya guys ha, para maiwasan yung mga yeast infection, pag iwa-wash nyo siya from front to back. At saka huwag nyong ano, lilinisin yung loob. Yung ano lang, outside lang mismo ng iyong vagina. Kasi yun lang naman talaga yung required linisin. Dahil nga meron siyang self-clean, parang self-cleansing, ganun-ganun. And when it comes to washing pala, use a lukewarm water. Hindi ko alam kung bakit yun yung sinasuggest nila, pero huwag daw masyadong mainit kasi mas makakadagdag sa irritation. Hindi ko naman alam kung reason, yung reason kung bakit huwag masyadong malamig. Then kung magpupunas naman kayo using a tissue, front to back, wag yung back to front. Kasi pag back to front, madadamay yung sa may nyo. So yung mga dirty or bacteria na nandun sa dirty, yung mga bacteria na nandun sa mapapasok dun sa inyong which can lead to yeast infection then as well. Pero kung kaya mo naman, dump na lang ng tissue, mas better yun para hindi mo na siya mai-scratch or mai-irritate. Kasi nga sensitive yung skin din dyan, baka makakos din ng irritation. So ako, ang ginagawa ko, dump lang, hindi yung ano, yung wipe ganun, wiping motion, hindi. Then, kung kaya mo naman tiising, huwag mag-panty liner kasi nga yung panty liner, it can cause infection, irritation, itchiness, and all. Kasi may mga chemicals din yung mga panty liner natin eh. Iwasan mo na lang. Please, just avoid using panty liners. If hindi naman necessary, at saka kung nasa bahay ka lang naman, baka pag nasa bahay ka, lagi ka pa rin naka-panty liners 24 hours. Hindi na healthy yun. Then yung next naman is to wear, ano, cotton underwear. Yun. Ako to be honest, simula nung nagkaroon ako ng itong yeast infection at saka nung sinis-medicate ko na siya, hindi na ako masyado nag-underwear pag nasa bahay ako. Promise, hindi ako nag-underwear. Siguro paglalabas ako, mag-underwear ako. Tapos yung underwear na sinuot ko is yung maluwag sa akin. Then lalaban ko na yun, nasampay ko na siya. Ang ginagamit kong panglaban ng underwear ko guys is mild soap. As in ako yung naglalaban nung aking underwear using this Johnson's Baby Soap din. Para din iwas at saka para hindi mairita. Kasi kung gumamit ka din ng matatapang na panlabas sa damit or detergent, ganyan, mai-irritate din yung ano mo. Kasi nga, yung amoy nun, may maglilinger dun sa underwear mo. Then, pwede din siya maka-apekto. At saka yun, additional is baka may irritation ka dun sa ano, detergent na ginamit mo. Kasi ako, feeling ko, nag-trigger din to yung akin dahil nung nandun ako sa bahay ng boyfriend ko, yung ginagamit ko is perla panlaban ng underwear ko. Pero, nung parang napansin ko, nung nag-start ako magamit ng perla, yun na nga, nagkaroon na ako ng pangangate. And make sure sa underwear nyo, you change as often as you can. Siguro mga 4 times a day, 3 times a day ka magpapalit ng underwear. And wag na wag mong hahayaang dump yung underwear mo din. So suotin mo siya, then hahayaan mo siyang matuyo nang suot mo yung damp underwear mo. Kasi dun din, yun din yung nakaka-start ng mga allergies or nakakaroon ng mga infection. Kasi nga, nandun yung mga dumi. Kasi diba naghugas ka? Yung mga discharge mo napunta dun sa iyong underwear, tapos susuotin mo, tapos hahayaan mong matuyo siya. Hahayaan mong makulob yung iyong floral down there. Eh di, parang ikaw din mismo yung nag-introduce na magstay dun yung mga maduduming discharge mo. Then, huwag ka din magsusuot masyado ng mga fitted something kasi nga, nakakairita yun sa iyong. So, mas, ano, suggest ko yung kung nasa bahay ka lang, magpajama ka na lang or magshort na maluwag. So, iwas-iwas din tayo sa mga sweets kasi yung sugar level natin, pag tumaas, nakaka-affect din or nakaka-cause din ng yeast infection. So, that's it guys. Yun yung self-medication na ginawa ko sa sarili ko para gamutin yung yeast infection ko. So, thank you so much guys for watching and if you like this video and you find this video helpful and informative or knowledgeable, may natutunan ba kayo dito sa video na to, please give it a thumbs up. And if you aren't subscribed to my channel yet, please click the subscribe button down below. And to get notified every time I posted a video, please click the bell button beside the subscribe button as well. And I'll see you guys on my next videos. Bye!